Gusto ko po sana magpasalamat sa mga tumulong at nagbigay ng kanilang donasyon para sa mga nasalanta ng bagyong Rolly. Makakaasa po kayo na makakaabot ito sa mga nangangailangan. Bukas po ang Sports Talk PH Fitness Gym 8 a.m. to 5 p.m. para sa inyong mga donasyon. At ilalaan na din namin ng aking kapatid na si Sports Talk PH ang aming mga sahod sa aming mga YouTube channels bilang tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Bangon Bicol, kaya tayo. Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo ay magkwentuhan. Danny Avdija, gustong mapunta sa Warriors. At ang pangatlong star na pwedeng tumulong kay Luka Doncic. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ngunit bagong lahat, huwag kakalimutan na mag-like, pag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. At pwede nyo din i-like ang ating Facebook page na Kwentong Atleta dahil magpo-post na din tayo doon ng mga videos and updates. Salamat po mga kaibigan. Let's go! So ibinalita ko sa inyo noong isang linggo na talagang tuwang-tuwa ang Warriors sa ipinakita ng batang Israeli prospect na si Danny Avdija. Maganda umano ang ipinakita nito sa mga workouts at napakabait daw nitong bata. Dahil sa mga pahayag na ito ng Warriors management, mabilis itong gumawa ng mga headlines. Madaming team ang naintriga kung sino ba talaga ang batang ito. Isang 6'9 wing player with high basketball IQ at malaking experience sa international basketball. Inilabas kanina ang balita na kinausap umano ng San Antonio Spurs at ng Milwaukee Bucks si Danny Avdija. Ngunit ang Spurs nga ay hawak ang number 11 pick at number 24 pick naman para sa Milwaukee Bucks. So mukhang malabo yata mga kaibigan na bumagsak si Danny Avdija sa kanila. Kaya naman kinakailangan nilang gumawa ng mga trade offers para sa mga teams na mauuna kung nais silang makuha si Danny Avdija. Available nga sa trade market ngayon si DeMar DeRozan at LaMarcus Aldridge. Kaya naman mukhang iaalok nila ito. Habang sa Milwaukee Bucks naman ay si Eric Bledsoe pa lamang ang alam natin na available sa usapan ng trade. Ganun pa man ibinalita ng Yahoo Sports at iba pang lehitimong sports news outlets na sa Warriors daw gustong mapunta ni Danny Avdija sa lahat ng mga teams na naghahabol sa kanya. At dahil dyan may mahalagang desisyon na dapat gawin ng Warriors. Si Danny Avdija ba o si James Wiseman ang dapat nilang kunin bilang number 2 pick? O kaya naman i-trade nila ito kapalit ng mga player na tulad ni DeRozan at LaMarcus Aldridge. Aabangan natin yan mga kaibigan. Habang sa ating susunod na topic, gumawa nga ako ng video noon kung saan ibinahagi ko sa inyo ang sinabi ni Dallas Mavericks owner Mark Cuban na gagawin daw nila ang lahat upang maging handa sila na lumaban para sa championship next season. Kabilang sa kanilang plano ay kumuha ng isa pang star upang matulungan si Luka Doncic. Lahat nga daw available sa trade maliban kay Doncic at Porzingis. Siyempre mga kaibigan, ang number one target nila ay ang makuha si Giannis. Ngunit kung hindi nga ito available, ang target ng Dallas Mavericks ay ang 76ers wing player na si Tobias Harris. Ang kinakailangan ibigay ng Dallas Mavericks upang makuha si Tobias Harris ay si Dwight Powell, Delon Wright, Dorian Finney-Smith, ang kanilang number 18 at 31 pick sa darating na NBA draft. So sa palagay nyo ba mga kaibigan, sulit ang trade na ito o masyadong marami ang ibibigay ng Dallas Mavericks? Kung sakaling ang matuloy ito, muling magkakampi ang mag-best friend na si Boban at Tobias Harris. At yun lang po mga kaibigan ng ating mabilisang NBA update ngayon. Ano ba ang masasabi nyo dito? Dapat bang piliin ng Warriors si Danny Avdija? At gusto nyo bang matuloy ang trade na ito para sa Dallas Mavericks? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!